Hello guys, hello mga kapixie, hello Virgo, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating last quarter kapalaran para ngayong October, November, December mga kapixie, para ngayong fourth quarter ng 2022 para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito general reading ng mga kapixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Combination ng positive and negative energy, mga kapisi, kung ayaw nyong makarinig ng negative reading, huwag panoorin yung video. So, i-shuffle natin siya, mga kapisi, no? Habang sinashuffle natin siya, pwede nyo ito lang sa isip nyo kung ano magiging kapalaran nyo ngayong last quarter ng 2022. Kung hindi kayo nakalasunin dito, guys, pwede nyo panoorin yung reading natin ng bare months, no? Baka nandun yung energy ng mga kapisi. Meron tayong 2023 kapalaran guys, no? Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, nandiyan lang yan sa ating homepage. And sa mga gusto mag-join sa ating membership program sa YouTube guys, no? Click nyo na yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Marami kayong matututunan doon mga kapiksi. So hinahanap natin yung energy ng Virgo. So ito yun. Earth signs. Sorry. Pentacles, no? Virgo, kayo ay nire-represent ng King of Pens sa ating spread, mga kapiksi. Titingnan natin yung strongest energies nyo para ngayong fourth quarter ng 2022. Wow! So, guys, no? May mga malaking pagbabago na magaganap sa inyong kabuhayan. Ngayong last quarter ng 2022, bibigyan kayo ng chance ni Universe para i-embrace nyo itong pagbabago na to para ma-receive nyo or para mahatak nyo yung mga blessings sa buhay nyo mga kapiksi, pero kailangan nyong ma-overcome yung inyong mga self-doubt mga kapiksi, yung mga doubts and fears nyo kasi yan yung nagiging balakid sa pagpasok ng mga swerte or blessings sa buhay nyo. Kapag kayo ay may mga limiting beliefs, mga kapiksi, may mga contradicting thoughts kayo sa buhay nyo, guys, no? Yun yung mga reason kung bakit hindi nagmamanifest yung mga bagay na gusto nyo at yun din yung mga nagiging balakid ng mga blessings sa buhay. So, ang example nyan, mga kapiksi, no, kapag kayo ay palaging natatakot or nagdududa, ganyan, meron kayong gustong gawin, pero may mga what if kayo, no? So, dun palang nililimit nyo na agad yung sarili nyo sa kung ano yung pwede nyo ma-achieve sa buhay nyo. Pangalawa, kapag indecisive kayo, no? Pag sinabing indecisive, hindi makapag-desisyon. Kaya indecisive. Kapag indecisive kayo, either nagiging stagnant lang kayo. Pag sinabing stagnant, walang movement, walang pagkilos, yun at yun lang, nandun lang kayo floating, kumbaga. Kasi hindi alam ni Universe kung saan direction kayo dadalhin. Kasi nga indecisive kayo. Kayo mismo hindi makapag-desisyon kung saan nyo gustong pumunta. So, it's very important to know. Ask yourself, guys, what do you want in life, no? And kapag alam nyo na yung gusto nyo, and nakapag-decide kayo na, okay, ito yung gusto ko, then doon na magsisimula yan. Mag-focus na kayo doon sa inyong desire. And kapag finocus nyo na yung attention nyo doon, doon na magsisimula si Universe na i-move yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid nyo para mag-manifest yung mga bagay na nais nyo sa buhay. Alright? And iwasan nyo rin yung mga reklamo, mga kapiksino. Yung mga reklamo, especially those na mga nangyari na in the past, no? Huwag nyo na siyang balik-balikan mga kapiksi, yung mga negative assumptions or negative na circumstances na nangyari sa past. Kailangan matuto kayo mag-let go and mag-move on. Kasi yung past, guys, parang kadena yan, no? Parang yan yung kadena nyo na nagiging dahilan para maging preso kayo, maging bilanggo, at hindi kayo makalabas dun sa, or hindi kayo makakita ng pag-undad or progress sa inyong kabuhayan. So, very important na kailangan marunong kayo mag-accept na tapos na yon, it's over. And pwedeng-pwede kayo mag-create ng bagong reality sa buhay nyo by focusing your attention on your new intentions right now, mga kapiksi. Okay?
But definitely, kapag ka na-overcome nyo yung guys ng talagang massive changes, yung ma-experience nyo sa inyong kabuhayan, there will be contracts coming in para sa inyo, there will be agreements, there will be negotiations na magiging favorable sa inyong sitwasyon, mga kapiksi, and the universe is giving all these second chances para sa inyo para makamit yung mga blessings sa buhay, mga kapiksi. Mayroong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. May presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, mga kapiksi. I'm sensing na these people are helping you out para mas maging strong ka, para mas, or para magiging bahagi sila ng journey mo, mga kapiksi. Okay? Some of them magiging bahagi ng journey mo para sa second chance na ito na ipinagkakalob sa inyo ni universe. Some of them, sila yung magiging messenger, no? Parang, dahil sila, parang sila yung nagiging paraan ni universe para sagutin yung mga hinihiling mo, yung mga bagay na you're trying to manifest in your life. So, parang sila yung magiging daan, bridge, mga kapiksi, para sa ikauunlad nyo. This is going to be a slowly but surely ride, mga kapiksi, pagdating sa pag-angat ng inyong kabuhayan. Pero, very important na huwag kayong mag-give up kasi magkakaroon kayo ng meron kayong ma-re-reach na milestone. So, pag sinabing milestone nga yung mga goals na gusto nyong ma-achieve, guys, no? So, ma-re-reach nyo yan and there will be a lot of happiness para sa inyo. Not only that, guys, no? Nagmamature pa kayo. Ayan na, marunong na kayo. Natututo na kayo. Mga kapiksi, no? Very beneficial ito para sa inyo kasi as you go along, lalo pa kayong natututo, lalo kayong nagmamature. And win-win situation yan para sa inyo, mga kapiksi, kasi magagamit nyo yan sa mga susunod na journey ng buhay nyo. Ayan na yung guys, no? Sinasabi natin, mamamanifest nyo, malayong-malayo pa yung mararating nyo, guys. Ito yung energy nyo, lumabas na naman sa masculine and feminine energy, guys, ng Virgo. Lumabas, and it can be another earth sign na magiging parte ng manifestation mo. Pero, guys, no, malayo pa yung mararating mo. You have to invest in yourself, guys, no, mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa desire mo, mga kapiksi. As in, you will soar high, malayo pa yung liliparin mo, malayo pa yung mararating mo sa journey ng buhay. Nagsisimula ka pa lang, mga kapiksi. Parang ano mo rin to, guys? Parang magsisilbi din siyang opening or gateway mo para sa 2023, no? So, parang ito na yung start ng journey mo for 2023, mga kapiksi. So, make sure na planuhin yung mabuti. Huwag niyong sayangin itong mga second chances na to na pinagkakaloob sa inyo ni universe para pagdating ng 2023, maging swabe na ang lahat para sa'yo. Alright? Okay, so napakagandang energy para sa Virgo, guys. Balik-balikan niyo yung reading ngayong October, ngayong November, ngayong December para ma-refresh sa inyo yung energy, mga kapiksi. Tingnan natin kung ano pa yung additional na energies for you. And guys, no, may mga subliminals tayo sa ating channel, mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, and relationship. Makakatulong yan para mag-undad yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Everyday, nagsishare tayo ng success stories sa Facebook, Instagram, tsaka dito sa YouTube stories. Kasi ang daming nag-comment talaga, no, on a daily basis. Sa lahat ng nagsishare ng kwento nila, mga kapiksi, maraming salamat sa inyo lahat kasi kayo ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kapiksi natin, guys. For some of you, guys, no, kailangan nyo ng maganda yung ano nyo eh, energy nyo sa money. Pero pagdating sa relationship, mga kapiksi, no, medyo meron tayong sablay dito. So, nakikita natin na negative yung energies pagdating sa relationship, mga kapiksi. So, maaaring may mga sitwasyon na magpapaiyak sa inyo. Pagdating sa relationship, no, you will need healing for that. And ayan, no, yung nagiging balakad sa relationship nyo, mga kapiksi, no? So, kailangan nyo ng healing muna, mga kapiksi, and mag-focus muna kayo sa sarili nyo. Kapag ito'y nangyari, guys, no? Or baka nangyayari na siya, tas
dala-dala nyo pa siya for the rest of 2022, mga kapiksi. So, dito sa channel natin, ang tanging mai-o-offer natin sa inyo ay ang Ho'oponopono Subliminal at Self-Love Subliminal. Best combo, guys, para makamove on kayo sa inyong mga emotional pain and heartaches, mga kapiksi, okay? And mabalik yung kumpiyansa nyo sa sarili. Maramdaman nyo that you are loved despite na wala kayong karelasyon or wala kayong partner or specific person, because you deserve to be loved, mga kapiksi, regardless, kahit single kayo or in a relationship kayo, okay? Pero yun muna yung i-focus nyo if ever man na may mga blockages kayo sa relationship, or if ever man na may mga hindi magandang nangyayari sa relationship nyo, guys, no? And eto na, guys, no, yung nakikita natin na yung mga blessings nyo talaga, eto na, pumapasok na yung mga blessings sa buhay nyo. Yun talaga yung sentro ng energy nyo ngayong 2022 last quarter, guys. Blessings, okay? And yung iba sa inyo, no, nagsisimula. Ito yung pagbabago, guys, no? Diba sabi ko sa inyo, guys, massive changes sa pagkakalob sa inyo ni universe para ibigay sa inyo lahat ng blessings. Ito na siya, no? Same din yung mensahe. And very heightened din yung energy level nyo. Very inspired kayo to take actions, mga kapiksi, dahil sa mga second chances na binibigay sa inyo ni universe. So, huwag mo nang sayangan yung oras, guys, no? Take this step, no? Para kumilos at, you know, make things happen para sa iyong financial na aspeto or para sa iyong abundance, guys, no? Again, this is another chance being given to you by the universe. So, i-appreciate nyo siya and huwag nyong sayangan yung mga opportunities or pagkakataon. Alright? And then, of course, sa love life, guys, daan nyo na lang sa dasal or pwede nyo rin pakinggan yung mga subliminals natin para makatulong sa inyo. Kayo na lang yung bahalang mamili. Depende sa sitwasyon nyo. Alright? So, let me know if naka-resonate kayo. Kung di kayo naka-resonate, pwede nyo panoorin yung Bare Months kapalaran natin. Yung playlist, guys, nandyan lang sa homepage natin. And yung iyon 2023 kapalaran, ito yung video. Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo na, mga kapiksi, baka nandito yung energy nyo. Thank you for liking, sharing, subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.